Hi guys, good morning. Ito po ang inyong Mom Shilai. May nabasa na naman ako. This morning, 30 minutes ago, posted by GMA, ay ABS-CBN Network. Nakaka-offend. Kasi, parang masyadong masyado silang tawag dito. Masyadong pa-epal na. Kasi parang ang may kasalanan pa ngayon is ABS-CBN. Ay, ang NTC ang may kasalanan sa kanilang pagsarado. Nandito, dito nakalagay sa kanilang pahayag na walang visa ang case and disease order ng NTC dahil nilabag nito ang constitutional right ng Kapamilya Network sa due process ayon sa dating DICT Secretary ng Pangulong Rodrigo Duterte na si Rodolfo Salalima. Dagdag pa nito, nilaglag ng NTC ang sarili nitong rules nang hindi bigyan ang ABS-CBN Corporation ng chansang magkaroon ng hearing laban sa utos ng natigil broadcast. Ano ba 'to? ABS? Ibig sabihin, kunyari, ako expired yung driver's license ko. Expired na yung driver's license ko, hanggat hindi ako na-due process, pwede pa akong mag-drive? Ganun ba? Ang ibig sabihin, yung mga expired na, yung prangkisa ng sasakyan, yung, di ba? Kailangan pa natin pagpatuloy? Eh, expired na nga. Di ba? Yung mga bus, hindi sila nakakabiyahe kaagad once expired na. Ano pa talaga yung pinaglalaban nyo? Kaya mali ang pinaglalaban ng mga artista nyo eh. Kasi mali yung pinaglalaban nyo, di ba? Grabe naman. Tapos ngayon, NTC na ngayon ang may sala. So, pag ako walang lisensya at nag-drive, o expired ang license ko at nag-drive, kasalanan pala ng LTO pag hinuli ako, tsaka ng pulis. No, magandang adhikain. I remember, may natulpo yung artista sa GMA 7 na may school at expired yung lisensya nila. Si ano ba to yung sa nakalimutan ko kung sino, magkakapatid to eh, na nasa ABS nasa Itbulaga yung isa, yung mga matataba, ano ba yung nakalimutan ko sino, basta may school sila na expired at hindi sila nakapagbigay ng diploma, so ipinatulpo sila at binayaran lahat, ibinalik yung tuition fee nila. Ganun ba yung ibig yung sabihin? Kasi mga artista, eskwelahan, kaya daw sagutin ng grade 2, di ba? Pag yung mga nilabag na rules, dapat di ba magpakumbaba na lang kayo kung marinyo kayo o hindi. Kasi wala na kayo, no choice na kayo, kumbaga nasa bangin na kayo, itutulak na lang kayo, wala na, konting-konti na lang yung hawak nyo. Ano na, huwag na dapat sumasagot pa ng ganito. Walang visa yung mga ano. Anong inaano nyo pa eh, lalo nyong ginagalit yung NTC, si President Duterte, imbis na kampihan kayo at maawa sa inyo, gumagawa pa kayo ng way para hindi kayo kampihan ng kahit sino. Diba? Kasi, pasalamat nga tayo, kinakampihan kayo ng ibang senador. Diba? Pero, hindi porkit kinakampihan kayo ng ibang senador, maglalakas loob na kayo magsalita na kung ano-ano. Tsaka, wala na kasing magandang sinabi kayo at saka yung artista nyo. Dapat, ano naman,
gandahan nyo, pati yung mga title ng mga binabalita nyo, katulad nung nakita ko, GMA 7 ang nilagay nila, yung kay Duterte, sa inyo ipapapatay, sa kabila iba naman yung description, diba? At parang yung description ng palabas nyo, o yung title ng palabas nyo, ng balita nyo, is talagang nakakasakit. Papatayin ni Duterte ang lahat ng mga manakit sa frontliners, mga ganun-ganun. Diba? Parang imbis na magpakumbaba tayo lahat, kayo, para mabawi nyo. Actually, wala namang namamatay pag wala kayo eh. Diba? ABS, wala naman, walang mamamatay pag wala kayo. Overacting lang kayo siguro at yung mga artista nyo. Mas mabuti pa nga yung mga nasa baba eh. Baka yung janitor nyo hindi umiimik eh. Kasi pwede naman silang lumipat. Yung mga cameraman nyo hindi rin umiimik. Pwede naman silang lumipat. Diba? So, at saka hindi naman kayo totally close. Andiyan pa kayo sa, andito kayo sa Facebook, sa YouTube. Diba kumikita kayo ng bonggang-bongga. Nakakapag-news kayo ng walang pumipigil. O ano din yung pagpigil sa press freedom nyo? Wala naman, di ba? Di ba? Ito, nakalagay sa news nyo ngayon live. Walang preno ang mga pananalita ng aktor na si Coco Martin sa issue ng pagpapatigil ng broadcast ng ABS-CBN. Para kay Coco Martin, kinanti ang kanyang pamilya at handa siyang makipagpatayan para sa kanyang mga minamahal. Kinanti? Sinaktan ba kayo? Tsaka, ito si Coco Martin, kung maka-acting ka, paano kami, wala kami makain. Benta mo kaya yung bahay mo? Benta mo yung mamahalin mong kotse? Benta mo yung swimming pool mo? Lunukin mo lahat ng tubig niyan? Diba? Nakaka-offend yung mga sinabi. Coco Martin, ikaw ang dami mong ano eh. Ang dami mong punch, pati yung mga bata. Hindi ka ba nahiya sa kanila? Masasabihin mo yun? Mumurahin mo yung punch mo? FYI no, kung hindi dahil sa aming mga nanonood sa'yo, sa kanilang mga nanonood sa'yo, wala kang pera ngayon, wala kang milyonis. Sabihin mo, naghihirap dalawang araw, tatlong araw ka pala walang trabaho, naghihirap ka na. Diba? Daig mo pa si Sharon Cuneta. Buti pa si Sharon Cuneta, naiyak lang. Mga matatanda na, kung sino pa yung mga bata, yung hindi masyadong matanda na artista, sila pa yung da-da-da-da-da-da-da-da-da. Puro dada ng walang ano, walang kinalaman. Diba? Wala sa lugar yung mga tapang nyo. Wala sa lugar yung tapang ng ABS. Dapat ano kayo eh, mula sa broadcaster hanggang sa mga artista, kailangan mag-orientation. Baka daig pa kayo ng mga janitor nyo. Mga janitor nyo magagalang. Diba? Ka-level kayo ng mga janitress nyo. Diba? Ito, naglabas ng Saloobin daw. Naglabas ng Saloobin si Regine Velasquez at Angel Aquino tungkol sa mga netizen na tila ikinatutuwa ang ginawang pagsara ng ABS-CBN. Umaasan naman si Ocmar City Mayor Richard Gomez at Senador Manny Pacquiao na maayos din ang sa madaling panahon ng problema ng prangkisa. Alam nyo, walang nagtatawa sa inyo. Walang nagtatawa, walang natutuwa. Natutuwa kasi isa sa mga taong lumabag ng batas is nabigyan na ng ano, ng kumbaga sa drug pusher, nakulong ka na. Nabigyan na ng batas talaga, yung tamang batas. Kasi ngayon lang, parang ngayon lang tayo nagkaroon ng tamang batas eh, sa panahon ni Duterte. Ngayon lang nasunod yung batas. Imagine, ilang taon kayong umiere na walang prangkisa. Diba? Wala kayong prangkisa for all day long. For all the years long. Wala kayong prangkisa.
ngayon lang kayo, kumbaga ngayon lang pinutol yung napakahabang sungay nyo. Diba? Ang dami nyong kaso. Tapos yung mga artista nyong walang modo makapagsalita. No? Yung ginawa ni Vice kay brother, ano yun? Yung ano, sa, basta yung brother na yun, yung ginawa niyang katatawanan, natatawa sila sa inyo kasi akala nila, karma nyo na to. Alam nila, karma nyo na to. Diba? Or, hindi lahat ng bagay na dadaan sa biro, nadadaan sa mga ganyan-ganyan. Kaya yan. Ano, Manila update, may Manila update sila. ABS-CBN Corporation asked the Supreme Court on Thursday for a temporary restraining order to stop the implementation of Chess and Disease Order, CDO, issued by the National Telecommunication Commission. The public needs to survive of the service of ABS-CBN now more than ever. As the country grapples with the effects of COVID-19, huwag niyo itinadahilan yung COVID-19. In this time, the public health emergency, ABS-CBN plays a significant role providing continued employed to thousands of employees and delivering valuable information and entertainment to million Filipinas locked down in their homes. The media network said it in its petitions. Pero pwede rin naman sila magbukas. Pwede silang magbukas. Pwede kayong magbukas. Basta lahat ng atraso, lahat ng kasalanan, dapat malinis. Parang ano lang yan, lisensya. Bago mo makuha yung panibagong lisensya mo, lahat ng kaso mo, pipenaltihan mo. Lahat ng kaso mo, haharapin mo. Para ding nakakulong ka. Pagkatapos mong pagbayaran lahat ng ginawa mo, pwede ka na lumaya. Parol ba? Ganun, di ba? Para magsisi din naman yung mga tao. Kasi pag hindi nyo ginawa at bigla na lang kayong tayong papabukas ulit, baliwala lahat. Eh di lahat gagawa na ng masama. Di lahat hindi na mag-aano ng prangkisa. Eh sasabihin nila, bakit si ABS walang prangkisa, di ba? So lahat na lang gagawa ng masama katulad nila. Katulad nyo, di ba? Tulad nila yung silawan. Ang daming mga naglabasan na nagsasalita ngayon laban sa pamahalaan. Dahil hindi nabigyan ng tamang proseso si Len Silawan. O kaya yan, tuwan-tuwa siya. Diba? Habang yung iba nang gagalaite. Tuwan-tuwa yung mga sumuporta sa kanya. Na ay, pwede palang bulihin ang Pangulong Duterte kasi wala naman eh. Wala yung batas na yan eh. Ngayon, na nagkakaroon tayo ng batas, galit na galit naman kayo. Diba? Yun lang sa akin. Yun lang yung sa akin. Tsaka huwag kayo press freedom na sinasabi nyo, ABS. Diyos ko Lord, sa Facebook kayo, tsaka YouTube, press freedom pa rin sinasabi nyo. Ginagawa nyo, sa YouTube na lang kayo, meron din naman kita, diba? Yun nga lang, mas maliit. Eh, mas marami talaga kayong sponsors, no? Tsaka milyones ang mawawala sa inyo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga subscribers ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe ang channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Sa mga susunod pang video, please comment down below kung anong gusto nyo para mahanapan natin. Maraming salamat!